Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang mga estatwa na naaktwang gumagalaw. Yan ang aalamin natin. Pero bago natin ipagpatuloy ang video ito, ay kung interesado ka sa mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang bell icon para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa loob lamang ng isang linggo. At kung meron kang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. Kapatid, ang mga estatwa ay sumisimbolo sa isang malayong iskultura na kung saan ang iba ay nagpapahayag ng kalayaan. Ang mga estatwa ay itinayo bilang isang magandang tanawin at ang iba ay may mga dahilan. Tulad na lamang ng Statue of Liberty na itinayo dahil sa paglaya ng Estados Unidos. Pero kapatid, kapag nakakita ka ba ng estatwang gumagalaw, tatakbo ka ba? Number 10, Jesus. Kapatid, ang video na ito ay kuha sa ibang bansa. Ito ay isang prosesyon na kung saan ang mga tao ay inililibot ang mga imahe. At laking gulat ng mga tao nang biglang gumalaw ito. Gumalaw ang ulo nito na animoy tumingala. Ito ay hindi sadyang nakuhaan ng kamera. Noong kanilang papanoorin na ang kuha, laking gulat ng mga tao dahil totoo nga ang paggalaw nito. Panoorin natin ang buong video. Marami ang nagsasabi na ito ay nakokontrol lamang dahil kuha lamang ito noong taong 2019. Posible daw na mayroong daya ito. Pero kapatid, para sa akin ay wala itong daya dahil maraming tao ang nagpatunay nito at ipinacheck pa nila ang estatwa o imahe. Number 9, Egyptian Statue. Kapatid, ang video na ito ay kuha sa isang museum. Alam naman natin na ang mga museo ay isang pasyalan kung saan maaari kang makapag-aral at malaman ang mga bagay-bagay sa mundo. Pero alam mo ba na sa museo ay mayroong estatwa na gumagalaw? Noong una ay hindi pa ito pinapansin. Pero sa katagalan ay nagtaka na ang mga empleyado dahil panay-panay ang ayos nila dito at akala nila na mayroong gumagalaw lamang dito. Kaya nagpasya silang lagyan na lamang ito ng kamera at laking gulat nila nang makita nila na gumagalaw lamang ito ng mag-isa. Panoorin natin ang buong video. Number 8, Snow White Statue. Madalas mo itong makikita o maririnig sa mga bata. Si Snow White ay isang prinsesa na kung saan pinagmalupitan siya ng kanyang madrasta o stepmother. At si Snow White ay sikat na sikat sa buong mundo. Pero alam mo ba kapatid, na sa isang parke sa Mexico ay mayroong estatwa ng Seven Dwarf at Snow White. Marami ang nagsasabi na ito daw ay gumagalaw. Sa isang video na kung saan gumawa sila ng isang paranormal investigation, ay mapapansin nyo na busy sa pagre-report ang mga taong ito. Pero makailang sandali pa nang matutukan ng kamera si Snow White, bigla na lamang itong kumurap. Sa sobrang takot, nila doon ay nagtakbuhan sila papalayo. Sabi ng paranormal expert, meron daw kaluluwa sa loob ni Snow White na hindi na makalabas pa. Kaya ganoon na lamang ang estatwa ngayon. Number 7, Jesus Christ. Alam naman natin na sa mga simbahan ay mayroong imahe ng Panginoon. Kaya sa kuhang ito ng isang cellphone camera ay nakuhaan niya ang pagmulat at pagpikit nito ng mata. Kitang-kita kung papaano ito tumingin. Alam naman natin kapatid na ang mga ito ay hindi talaga gumagalaw at walang buhay. Marami ang nagsasabi na isa itong kahibangan at gawa-gawa lamang ng mga tao. Pero marami din naman ang nagsasabi na ito daw ay totoo.
panoorin natin ang buong kuha para mapatunayan natin sa sarili kung totoo ba ito o hindi. Number 6, Sai Baba Statue. Sai Baba o mas kilala sa tawag na Shirdi Baba, isa itong Indian spiritual master. At kapatid, isa itong totoong tao. Ipinanganak noong September 28, 1838 at namatay noong October 15, 1918 sa India. Si Sai Baba ay mayroong ribulto na kung saan marami ang nagdadasal dito. Isang gabi ito ay nakuhaan ng CCTV na naaktuhang gumagalaw. Mapapansin niyo dito ang paggalaw ng kanyang balikat at dibdib at parabang humihinga. At mapapansin niyo rin ang dahang-dahang paggalaw ng kamay nito. Sa pangyayaring ito, marami ang taong pumunta dito para makita ang mapaghimalang imahe o estatwa ni Sai Baba. Number 5, The Living Statue o ang The Molineux Underwater Sculpture Park. Ito ang mga estatwang nasa kailaliman ng karagatan ng Caribbean Sea. Ito ay ginawa ng isang British sculptor na si Jason Caris Taylor noong taong 2004. Kapatid, mayroong mga tao na sumisi dito at nakita nila ang ganda ng kailaliman ng karagatan at ang ganda ng mga estatwa. Pero sa hindi makapaniwalang pangyayari na isa sa mga estatwa ay bigla na lamang dumilat ang mga mata. Nakita ito ng isang scuba diver at sa takot ay napaaho na lamang siya sa tubig. Ayon sa kanyang nasaksihan, habang siya ay lumalangoy ay nakita na lamang niya na bigla na lang itong dumilat at nakatitig sa kanya. Kaya sa sobrang takot niya ay bigla-bigla na lamang siyang umahon sa tubig at hindi na sinubukang lumangoy pa ulit. Number 4, Madonna in the Blood. Ang imahe ng Berhing Maria na lumuluhan ng dugo, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 38 beses. Ang imaheng ito ay nagbula sa pamilyang Freyas na patuloy itong pinagdarasalan dahil sa himalang ipinapakita nito. Kapatid, dito sa ating bansa ay mayroon ding mga pangyayaring ganito. Pero ang pinagkaiba lamang, ito ay totoong dugo at napakaraming beses na itong lumuha. Ang nagmamay-ari ng imaheng ito ay si Rosana Mendoza Freyas. Para mapatunayan sa lahat ay kinuhaan niya pa ito ng video na naaktuhang lumuluha. Ang babaeng nagmamay-ari nito ay kinausap ng isang media sa ibang bansa. Sinabi niya na ibinigay sa kanya ang imaheng iyon noong meron siyang karamdaman. Number 3, ang imahe ng Panginoon o si Jesus. Alam natin na sa mga simbahang Katoliko ay mayroong mga imahe ng Panginoon. Sa kuhang ito ng isang cellphone camera ay kitang-kita kung papaano kumurap at bumuka ang bibig nito. Marami ang nagsasabi na ito ay totoong gumagalaw at hindi ito isang himala. Dahil sa katunayan, mayroon daw itong battery o hindi kaya nagpapagana talaga. Ang imahe na ito ay may kakayahang kumurap ang mata at bumuka ang bibig. Pero meron din naman mga taong nagsasabi na naniniwala dito na ito raw ay totoo at isang himala. Pero kapatid, kung ano ang kanilang paniniwala ay hindi natin masisisi. Number 2, Virgin Mary. Sa video naman na ito kapatid, ay mapapansin dito ang paggalaw ng isang painting sa loob ng isang simbahan sa St. Charles Catholic Church sa Australia. Ang nakakamanghang paggalaw ng isang imahe ng Birhing Maria ay nakakamangha. Ayon sa mga nakasaksi, ito daw ay mayroong sinasabi dahil bumubuka ang bibig nito. Sa katunayan, dalawang tao ang kumuha ng video dito at napansin nila na parehas lamang ang kuha nila at saktong-sakto ang pagbuka at paggalaw ng bibig nito. Nang makuhaan nila iyon ay in-upload nila ito sa internet at dito na nga ito ipinirata ng mga tao o ipinag-usapan. Marami ang nagsasabi na ito raw ay isang himala.
Number 1, Blinking Buddha. Noong taong 2011, ang bilang ng imahe ng Buddha sa Malaysia ay umabot na sa milyon. Pero meron ditong isang Buddha na kusang gumagalaw, kumukurap ang mata at ang labi ay gumagalaw na animoy parang humihinga. Ang pangyayaring ito ay kuha lamang ng isang cellphone camera. Panoorin natin ang buong video. Kapatid, kapansin-pansin nga dito sa Blinking Buddha ang paggalaw at pagkurap ng mata nito. So ano kaya? Totoo kaya ito o hindi? Comment mo naman sa ibaba ng video ito kung ang mga napanood mo ay totoo o gawa-gawa lamang ng mga tao. Maraming maraming salamat sa panonood mo. So this is Win Whitey. I'm out.